senya-senya. Unang hirik. Para mga malalaking kumpanya. And they have their own repatriation program. Sinagutan ng employer. Contingency program. Ngayon dito, ang gagawin natin dyan ay mas puspusan. Naka-activate na, even before yung ating contingency plans at yung ating overseas quick reaction na team, ano, na nireactivate ng ating Pangulo, ay it is now in place at yan ang kakalinga sa ating mga kababayan. Sa repatriation po, anong magiging papel dito ng POEA? Actually, ang POEA, ang papel niya, doon sa mga documented na dumaan sa mga ahensya, kung sila lalo na ay covered na ng mandatory insurance policy. May matatanggap silang financial assistance. Katungkulan ng agency rito, in coordination with the foreign employer, nakalingain sila doon sa kanilang repatriation. At sana naman ay covered na sila, no, nitong mandatory insurance policy under the new law, itong Republic Act 100-22. Okay. Mensahe po doon sa mga kamag-anak na nag-aalala, no, siyempre, ano pong pwede nating ikangay para gumalma naman yung kanilang nararamdaman ngayong umaga? Mga minamahal nating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga kamag-anak, pamilya ng ating mga kababayan, OFW sa Syria, ang ating pong Pangulong Noynoy Aquino ay nagpahayag na, ang ating pamahalan po ay nakahanda at kakalingain po kayo. The paramount consideration is the welfare, protection of our OFWs. At meron po tayong mga contingency plans at they are in place and they have been activated. Wala pong pipiliin dito, kay documented or undocumented. Kakalingain po kayo. Basta Pilipino, kakalingain po kayo ng ating pamahalaan. Yan po yung atas ng ating Pangulong Noynoy Aquino. At syempre, babala sa mga probinsya, no? Wala pong... Walang deployment. Ngayon, deployment sa Syria. Baka may mag-recruit sa inyo dyan, eh, pakibato ka na lang po agad. Okay, maraming salamat po. Thank you very much. POEA Administrator Carlos Cao, at yan po ating talakayan ngayong umaga. Magbabalik po unang hirin. Malinaw naman ang mensahe ko. Hindi ako kagaya ni Lynette. Hindi ako niluloko. Mag-send na ng entries sa Win Mo Kapuso. Sa unang hirin, mission totoo ang nagla. Unang hirin, ang saya-saya. Sa unang hirin. Alam niyo ba mga Kapuso, na noong paman ay problema na yung paggamit ng mga pesticides sa mga gulay at prutas dahil ito ay nakakasama sa ating kalusugan. Kaya nga, totoo naman. Totoo naman. Kaya paano nga ba tayo makaiwas sa problema ito? Pwes, tanongin po natin ngayon si Tita Aning o Anisita Pablo mula sa Technology Resource Center TRC. Good morning, Tita Aning, ating suke forever. Yes, good morning din. Good morning. Good morning. Ayan. Nako, Tita Aning, eto, paano ba natin malalaman na yung prutas o gulay ay may pesticide? May mga physical na ba yan? Oh, siyempre. Eto, pagkatulad nito sa vegetable natin, pag meron siyang mga ang ano niyan, appearance niyan makinis. Yun ay ginamita ng pesticide. Makintab. Pag organic hindi. Parang dull siya, ganun. Dull or dwarf ang ano, and then masyadong rough. Yung sinasabi kasi, halimbawa, yung kamatis, pagka daw yan ay makintab, parang ano, yung pinupunasan. Nilalagyan nila ng kerosene. Napakasama sa katawan natin ng kerosene. That's harmful, di ba? So, ang gagawin natin para ma-prevent natin yan, kahit sa kalamansi lang, or vinegar, pwede na yon. So, you mean there are ways para matanggal yung pesticide? Paano yan sa mga pesticides at chemical na nilalagay nila sa ating pagkain? Para naman hindi 100% papasok sa katawan natin yung pesticide. Alam mo yung mga causes? It can cause cancer and other sickness, di ba? Toxic sa katawan. Kasi nga, parang kasi kailangan natin yung tamang paraan para maalis siya. Kasi hindi 100% na mawawala kung ordinaryong ugas lang sa tubig. Tubig lang, yung konting babad ng gano'n. Okay, so paumpisa natin sa gulay. So, ang gulay, maglalagay muna tayo ng water, then salt. Yan, o. Ano, pwede ba dyan yung salt na rock salt? Pwede rock salt, any kind of salt. Ayodized salt. Ibababad natin siya. Ibababad yung gulay or yung... leafy vegetables or... Gano'ng katagal? Kahit mga 10 to 15 minutes. Especially po yung mga... Kailangan talagang hugas na hugas ang kakainin natin gulay. Especially, Tita Aning, yung mga gulay na yung hindi mo nababalatan. Ayan, gaya niya, recall yun. Hindi mo yung babalatan, nagagayatin mo lang yan. So, mga ilang minutes yan? Mga 10 to 15 minutes na nakasok siya dyan. And then, kailangan talaga
eto ay hinihimay-himay mo yun. Tatanggalin mo. So yung ilalim niya, tatanggalin nyo. So habang nakababad siya, tanggalin mo siya. Okay, yan. Okay, 10 to 15 minutes. That's with the salt. And then anything else? Eto, and then meron tayong sa baking soda. Sa gulay pa rin. Sa prutas. Pwede rin sa ano, kaya lang, hindi sa mga leaf vegetables, hindi sa mga ganito, or sa... Okay, so ito sa prutas, like, ito example, yung mansanas. Mansanas. O, lalagyan natin ngayon siya ng baking soda. Okay. Pwede mo siyang irab. Pwede irab. Talaga? Irab mo lang siya. And then, pwede mo rin siyang nakalagay sa tubig. Okay. Ilalagay mo na yung baking soda sa tubig. Oo, kahit 1 teaspoon lang siya. Tapos nababad mo rin yung... Nababad mo rin siya. Mga ilang minutes ulit. Mga 10 to 15 minutes or 5 minutes lang, enough na yan. Especially, ha? Siguro yung mga lalo na yung mga imported fruits. Yes. Yes. Imagine mo naman. Yung kung saan ang gagaling yan, eh bakit dumarating dito na malutong ang sariwa. Alam naman natin. Kahit matagal sila sa ano, no? Alam sa naman natin. And ang fruits next? Natin is ano, napakabilis mabulok. Okay. So ito naman, so, vinegar. So, ito ating vinegar. Sa halip na gumamit tayo ng mga chemicals dyan, gamitin natin yung natural preservative natin, yung vinegar and kalamansi. Okay, so i-mix mo sila or isa-isa lang? Isa-isa lang. Pwede sila yung pang ano mo. Kung wala ka lang siya. Salt. Kung wala kang salt or wala kang ano, ito kasi baking soda. Para maiwasan mag-amag or mag ano ng mga molds. Basta ganun lang, so 10 to 15 minutes na isusok mo sila sa mga... Ihalo natin siya sa tubig. Okay, so habang ginagawa yung Tita Aning, maraming salamat Tita Aning. Yeah, kailangan na maging healthy tayo, maging maingat tayo sa ating mga kakainin. So, proper na pag-uugas dyan sa mga kakainin. At panuri sa inyong bibilihin. At kung meron kang ano, di ba, why not buy Filipino food? Alam mo lang, siyempre, buy Philippines. Oh, yeah. Oh, alam mo, sabi ko, tangkiligin natin ng produktong Pinas. That's right. So, maraming salamat, Tita Ning. Yes. Again, thank you. I'll see you again tomorrow, probably. Okay, mga kapuso, naman lipat tayo kay Regine. Yeah. So, mga... Yes, that's hot! Tuloy ang Paris in the Philippines craze. Kaya sa aming pagbabalik, makikisayaw sa hit songs ng Hollywood socialite na si Paris Hilton. Dito lang yan, syempre, sa unang hit. That's hot! Make me scream. Wanna cause a riot. Make a lot of noise. I don't wanna be quiet. When it gets real loud, make it even louder. Turn me on. Sa Pilipinas, ang inaabangan nating sikat na international celebrity na socialite na si Paris Hilton. Doon talaga naman, bonggang-bongga siya. Talaga naman masaya ang Pilipinas. At nandito siya. Kaya naman, in honor of her visit, isang exciting dance workout ang gagawin natin this morning. Kasama natin ang Go Girls. We're gonna move to Turn It Up! Diba si Paris Hilton, laging may aso sa kanyang kalikinig. Kaya yan ang ating suit today. At pati ang kanyang outfit na gawa ng The Jeans Boutique. Ayan ang aking suit, inspired by Paris Hilton, of course. Kaya ito na, Turn It Up from the top. Let's go, girls. Yeah, masaya ito, masaya na to because you can do it. Relax lang with your heels. Play na natin ang music. Nice ko pong batiin si Father Aloy, si Sister Claire, at si Brother Jerry ng Mount Carmel Parish. Pati na ng suki ng unang hit, ang aking parents, Mom and Dad. Good morning, Paris. You're still here in the Philippines. Nothing.
Ultra Mega Supermarket.